All right. Ngayong umaga. Dahil dumadami ngayon ang interesado sa pagsusundalo and some of them are interested to join the Army Reserve, I have 3 steps on how to join the Army Reserve. Step 1. Dapat Pilipino ka. Filipino, hindi Koreano, hindi Amerikano. Filipino citizen, legal age, and then able body. Pwede. And under these guidelines, kung gusto nyo malaman pa, buksan nyo po ang Republic Act 7077. Nandun yung batas patungkol sa Army Reserve. So, merong 3 steps kung paano tayo o kung gusto mo na sumama sa Army Reserve. Ay bigyan kita ng simple 3 steps. So, number 1 step, paano ka makapasok sa Army Reserve? Dapat ikaw ay ROTC graduate. Is basic, okay, yung 2 semester na ROTC, pwede na 'yon. Yung isa naman, ROTC advanced. Officers niyo doon sa ROTC. So until mag-POTC and then doon na, regular force na siya. Sir, wala kaming ROTC, NSTP lang. Hindi siya pwede. So, kailangan talaga sa ROTC. Bakit? Kasi ang CDC na nagmo-mobilize o nag-regulate ng mga ROTC natin, nandun ang pangalan mo, nandun ang serial number mo, nandun ang record mo. Whereas as NSTP na CWTS, walang record doon ang ating CDC. Kung basic, ROTC ka, depende sa CDC kung anong rank ang ibibigay. Start sa private, first class, corporal. Kapag ikaw ay officer, kaya natapos mo or kahit hindi, no? Basta meron kang RSCT, ARAP, sergeant ang rango nun. And then when you want to proceed to POTC, ang labas nun after mong gumraduate sa POTC or Provisionary Officer Training Course, lieutenant. Alright? So, paano yan? High school graduate lang po ako. High school graduate lang ako. Hindi ako nag-ROTC. Or nag-college ako pero wala kaming ROTC. So, you have the category 2, which is the BCMT or SBCMT. Noong araw, 1995, 6, 7, around that year, SBCMT. Mahaba ang training yon, 6 months, 7 months. Mahaba ang training talaga yon, kasi yun yung mga training na almost 90% of them will become regular soldiers. Almost. Pinambabala talaga sa gera yon, yung mga training na yon. Pero lately, ang nauuso ay BCMT na lang. Mali. Baliktad yata ako. Yung 45 days, some of them are lesser than that. Tapos, may iba, whole month, 45 days. Meron namang iba, Saturday, Sunday. So, depende po yan sa RCDG or depende sa utos ng nakakataas kung anong mode of training ang lalabas nila. So, abangan nyo po yon. Lumapit po kayo sa pinakamalapit na kampo or sa pinakamalapit na CDC ng inyong lugar. Kung hindi nyo alam, i-research nyo po ang mga RCDG, Regional RCDG, Regional Community Defense Group, RCDG. And the CDC, Community Defense Center. Kung ikaw ay taga Cavite, nasa Tansa po yun. Nasa Tansa. Kung ikaw ay nasa Manila, yung 1303, nasa Fort Bonifacio. Hindi ko po alam yung iba. Kung ikaw ay nasa Los Baños, yun, nasa Los Baños. And then the rest, i-research nila lang po kung nasaan. And then ask them how to join the BCMT or the SBCMT. Para malaman mo ang schedule at requirements na nire-require nila. Araw-araw po ba yung training doon? Opo, araw-araw. Depende nga po yun. Kagaya itong lately, nung June yata, July, kung di ako nagkakamali, 45 days, araw-araw, masi-masi, talagang matindi training doon. So I'm encouraging you to inquire, if you are interested, to inquire your CDC at magtanong kung ano mga requirements. Importante, able body. At I think
35, 45. I don't think, depende kasi noon may mga 45 eh. Hindi ko lang alam kung binaba nila ngayon. Kasi itong huli, 35 nakita ko. 18 to 35 years old, pwede. Pwedeng mag-join sa BCMT training. Pangatlong kategory, nasa step 1 pa lang po tayo. Pangatlong kategory are yung mga elected government official. Pinakamababa doon ay konsehal ng barangay. Mula konsehal ng barangay, pataas, basta elected official. Konsehal, kapitan, konsehal ng bayan, mayor, provincial governor, board member, yon pataas. Senator, congressman, even the president. Siyempre, president yung commander-in-chief. So, mga elected official, yung konsehal ng barangay, kung ikaw ay konsehal ng barangay o may kilala kang konsehal ng barangay, may proseso ang CDC o ang RCDG, kung paano i-process yan, pumunta lang po kayo doon, pero mababang ranggo sa isang konsehal ng barangay, kung hindi ako nagkakamali, second loy, second lieutenant. Kung gusto mo medyo mataas-taas na ranggo, mga appointed government official from secretary level, mga Secretary of National Defense, mga ganun. Secretary ng TESDA, Secretary ng DNR, at saka mga director na inappoint doon. Appointed. Pwede pala yung mga appointed. Hanggang director. So, nabasa ko doon hanggang director 1, 2, 3, 4. Hanggang director 4. So, kung ikaw ay director ng isang agency, ng government, you are allowed. At ang mababang rango doon na ibinibigay ay captain. So, kasi dumadami ngayon ng mga kabataan na interesadong mag-join. Kasi siguro dahil may mga artista na nagjo-join. Pangalawa, one of the most trusted government agency today is AFP. Nakita nila sa maraming pagkakataon, Taal, COVID, SEA Games, at saka mga community development ng mga baryo, gumaganda ng gumaganda ang imahe ng AFP sa ating mga kabataan. Kaya hinihimok ko po muli ang mga kabataan na mag-join. Kung gusto niyo ng challenge, gusto niyo ng army training, huwag sa computer. Huwag sa mga larong video games. Mag-join kayo para makita natin kung kaya niyo talaga. So, yan ang step 1. Any category, ROTC, BCMT, elected officials, government appointed officials. Tanong yung SK chairman, kung pasok siya sa level ng konsehal, maaari. Better check. Better check yung ating CDC on that matter. Alright? Ngayon, step 2. Graduate ka na, tapos ka na, meron ka ng BCMT or ROTC. Siguraduhin mo na makukuha mo yung Certificate of Graduates. Kasama ang pangalan mo doon. On that Certificate of Graduate, meron kang tinatawag na Enlistment Order. Ano yung Enlistment Order? Nandun yung date, kung kailan ka nagsimula, saan ka nagtapos, sino ang nagbigay sa iyo. Nandun ang complete name mo, nandun yung rank mo, nandun yung serial number mo. Enlistment Order or sa iba, Special Order. Tupiin mo yon, palagi mong tupiin yon, tago mo, lagay mo sa wallet mo. Every time na kailangan mo yon, dapat ready ka. Marami ka dapat kopya nun. So, saan ka pupunta? Ito, graduate ka na. Graduate ka na, hawak mo na yung enlistment order mo. Saan ka ngayon pupunta? Pupunta ka ngayon sa CDC. CDC. So, pagpunta mo sa CDC, ano ang meaning ng CDC? Community Defense Center. Again, kung taga Cavite kayo, ang ating CDC ay nasa Tansa, malapit sa Paradahan. Barangay Paradahan Tansa sa Camp Rio de Dios, ARESCOM, Army Reserve Command. So pupunta kayo doon and then pakita niyo yung enlistment order niyo, alamin niyo yung status niyo. Kasi hindi lahat ng graduates sa ROTC BCMT nagpo-proceed. So ang tawag sa kanila, standby reserve. Standby reserve. Sa reserve kasi, meron tayong tinatawag na standby, meron din tayong tinatawag na ready reserve. Yung standby reserve, may serial number na kapag tapos ng training pero hindi sila active. Andyan lang sila, busy sila sa kung ano man ang ginagawa nila. And then, andyan lang sila.
Punta po kayo sa pinakamalapit na Ready Reserve Infantry Battalion and then support para sila po ang magbibigay sa inyo ng additional info and additional assignment kung saan kayo magjo-duty. And after that, you have to get your what we call the AADT para malaman kung ikaw ba talaga ay active na reserve. AADT means Annual Active Duty Training. And then, kung may mga offer dyan like CAD, yung Call to Active Duty, and so on and so forth. Alright? So, more info doon sa inyong battalion o doon sa CDC na magbibigay pa sa inyo. But again, as I was saying, there are three steps to join. Number one, entry level, ROTC, BCMT, and then elected official. Kailangan talaga meron doon. Or else, wala po tayong magagawa. Second, visit your community defense center, bring your enlistment order, special order. And third, report to your battalion, Ready Reserve Infantry Battalion. So I hope, if you have question, comment below para masagot natin lahat. Tapos, don't forget to subscribe and to ring the bell button.